Good afternoon, Drappy Fam. Ayan, welcome sa ating live stream. It's been a while, no? Ang tagal na natin na huling nag-live stream. And ngayon, ito na tayo ulit at napaka-exciting ng araw na to dahil sobrang dami nating i-discuss. Dahil, okay, marami nag-request, baka pwede naman tayong mag live stream mastermind, no? Kasama ang ating mga mentors. So ito na yung mga request ng karamihan. Pinagbigyan na natin and kasama natin ngayon tatlong nagwagwapuhang mga mentors ng Dropify. Pero before yan, before tayo pumunta sa ating kwentuhan at palitan ng may init na sagot, tayo ay babati muna sa ating mga nanonood. No? Sa mga nanonood ngayon sa kanilang mga bahay, magandang hapon sa inyo. I hope you have eaten your lunch. Busog na po kayo at meron kayong kape dyan dahil talagang mapapakapi kayo, no, sa init ng usapan at sa dami ng pag-uusapan natin this afternoon. Make sure also na meron kayong mga ball pen o kaya mga tablet nyo nakahanda na para mag-take down notes, lalong-lalo na sa mga existing dropshippers natin. And doon sa mga nag-iisip pa lang or nagmumuni-muni kung kayo ba ay magsasubscribe kay Dropify, this is the perfect time for you to watch this live stream at matuto kasama ang ating mga mentors. Again, bago tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga nanonood, no? Kay Evelyn, paalam. Ayan, hello Miss Evelyn, kung nasaan ka man ngayon, sana okay ka lang. John Corpus, hello my brother. Sino pa ba? Si Sir Jordy, ayan, nandito na, naghihintay. JP Ariola, ayan, no? Si Sir JP. Nasaan ka na? Hindi kita nakikita sa lineup ng AutoGuard ngayon. Ano nangyayari? Okay, si Miss Eva Alquizola. Hello, good afternoon, Miss Eva. Oh, shout out daw, sabi ni Sir Jordy, sa Men in Black. Oh, mamaya pa lalabas yung Men in Black. Dapat meron tayong ano? Nakalimutan ko sabihin sa inyo, pagkakain ko, nag-iisip ako. Dapat pala meron tayong background music ng Men in Black pag pinakilala na natin silang lahat. Nakalimutan ko. Ayan. Okay. So, again, welcome sa ating live stream sa lahat. Ilang ba yung nanonood sa atin? No? 34 million Filipinos. Yes, ang dami ang nanonood sa atin ngayon this afternoon para matuto. And I hope you guys are ready dahil siguradong napakarami nating matututunan sa ating mga guests this afternoon. Dahil, sino ba sila? Sila ay mga successful drop shippers natin dito sa Dropify, no? One of the major advantage of Dropify, ang mga nagme-mentor sa atin ay mga subscribers mismo and yung mga top drop shippers natin, no? So isa 'yun sa mga we are proud of. We are very very proud of our mentors dahil subscribers sila at kumikita sila ng maganda, no? So 'yun yung mga isa sa mga gusto natin kung bakit we are pushing everyone for everyone to subscribe to Dropify dahil ang magtuturo sa inyo may experience sa dropshipping, no? So iba kasi pagka online seller lang, iba rin pagka na-try mo talaga yung dropshipping process. Okay, so ano ba, wag na natin patagalin to, simulan na natin, no? Pakilala na natin kung sino yung una nating makakasamang mentor. Okay, alam ko marami sa inyo ang nag-iisip kung talaga bang pwedeng kumita sa dropshipping business. No, napatunayan to ng ating mga mentors na pwede. And to share his dropshipping journey, we are joined by 3 Dropify top dropshipper from different platforms. No, at isa dyan ang e-compreneur from Cebu na isa sa pinaka-consistent, pinaka-unang Dropify dropshipper. Nako, ano to, lodi talaga to ng mga lodi, no? Kung merong tinatawag na veterano, veteranong veterano na to. He is a Lazada dropshipping expert who has a big heart for helping his fellow Filipinos and dropshippers be successful in their dropshipping business. Dropifam, help me welcome Uncle Jordy Beltran. Ayan. Hello, dito rin sa
Quezon City, napakainit, no? Kwento ko lang, Sir Jerdy, bago tayo, pag nagla-lunch kasi ako kami, umuwi ako ng bahay. So, ang lapit lang kasi ng bahay ko dito, parang 3-minute ride lang pag nakamotor. Ngayon, nakapark ako, walang, ano, may nakaharang na motor sa likod ko, so hindi ako makalabas. So, nag-commute ako. Grabe, nag-commute lang ako yung pawis ko para ako nag-workout. Sobra yung init. Very humid po. Ang lagkit, no? Ang lagkit. Yes, but yeah. Of course, this afternoon, Sir Mike, gusto natin mas painitin natin ang excitement nila. Yo. For yan ang iniintay ng mga nanonood sa atin, no? Yung mga pagpapainit na yan. Pero ito yung init na pinag-uusapan natin dito. Init ng dropshipping, no? Gaano ba kainit ngayon ang dropshipping? Gaano siya pinag-uusapan ngayon? Is it worth it na mag-dropshipping? Saturated na ba ang dropshipping business? So yan yung mga pag-uusapan natin. Tama ba, Sir Jerdy? Yes, the opportunity. Yun yung papainitin natin. Opportunity. Okay, sige. Grabe ang energy ni Sir Jerdy Beltran, pero mas ma-excite pa tayo dahil meron pa tayong ibang makakasama. No? So, papakilala ko na, Sir Jerdy, ang susunod. Ito namang susunod nating makakasama. Ito naman ang lodi natin pagdating sa Facebook and Shopee dropshipping. So, an e-compreneur from Nueva Ecija, a father, wow, may ganun ng kasama, a father and a certified lodi. Please welcome Mr. Ray Sanchez. Hi, good afternoon. Ayan, nandiyan na ba si Sir Ray Sanchez? Kinihintay ko lang sa screen. Ayan, good afternoon, Sir Ray. How are you? How are your family? Hi, sir. Good afternoon po. Good afternoon, Droppy Fam. Okay naman. Mainit. Mainit, no? Okay, sa mga nanonood ngayon, sa mga hindi nakakaalam, talagang pinopromote namin tong Base Cafe ni Sir Ray. Ay, grabe. Bakit ba? No, pag kayo ay nagawin ng Nueva Ecija, huwag niyong kakalimutan dumaan sa Days Cafe dahil talaga namang napakasarap ng kanilang donut, no? Si Sir Ray ang talagang nagsimulang mag-bake niyan, si Sir Ray Sanchez. Talagang dugot, pawis, kaya masarap kasi yung alat. Yung alat ng pawis. Yung alat na kasama. Balita ko yung mga beauty queen daw pumupunta doon. Ay, oo. Napadalaw. Oh, di ba? Panalo. Okay, sige. Dire-diretsoin na natin to, Sir Ray, Sir Jerdy. Sandali lang. Grabe, hindi pa tayo nagmagsisimula, no? Dahil meron pa tayong isang lodi na ipapakilala sa inyo. Kaya naman, para officially masimula na natin ito, i-welcome na din natin ang huling guest natin. No, huling guest na gumulat at bumulabog. Di umano. Ah, Jessica Soho na to. Di umanong bumulabog sa ating community nung nag-post siya nung kanyang seller center stats na meron ng 1 million product views in less than a month. No, talagang ang daming nag-comment nito, talagang hindi nila akalain na pwedeng mangyari to, no, in less than a month, no. Droppy Fam, let's all welcome Mr. Daryl Co. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, Sir Jerdy. Good Sir Dian. Ayan. Nako, Sir Daryl, magandang hapon sa inyo. Sana ay maganda ang inyong tulog at gising ngayong araw na to. Mainit. Mahirap matulog. Mainit pa din, oo. No? Kahit yung aircon dito sa office, parang hindi kinakaya yung init. Pero lagi, ngayong araw na to, mas lalo pang magbabaga at mag-iinit ang ating mga feeling dahil marami tayong pag-uusapan, no? Hot topics ang pag-uusapan natin this afternoon. At sa mga nanonood ngayon, tutulungan tayong sagutin nung tatlong mga lodis, men in black, na kasama natin ngayon, kung ano nga ba yung dropshipping, paano nga, ano ba yung mga advice na pwede nilang ibigay pag tayo ay magsisimula na mag-dropshipping, and some tips and tricks na pwede nating gamitin on our dropshipping business para mas umangat ang ating traffic, mas umangat ang sales natin, mas humaba ang journey natin kasama si Dropify. So yun ang pag-uusapan natin this afternoon. Any first words, Sir Ray Sanchez? Ikaw muna. First words bago tayo magsimula. Ano? Game na. Game na. Yeah. Sir Jordy, sa'yo. Let's go! Let's go! Sir Daryl, sa'yo naman.
Let's G. Let's G. Oh, sa alam niyo agad Gen Z, no? Sino yung ano, sino yung pinaka veterano? Let's go. Okay, sige. Ito first question, no? Mainit, mainit init pa, no? Kanina lang kaka-share lang sa akin ni Sir Albert itong tanong na to. O tsaka ni Sir Jerdy, madami daw nagtatanong sa kanya nito. Ano bang pinagkaiba ni Dropify sa MLM? Or ang dropshipping ba ay isang MLM din? Multi-level marketing. No? So, kamusta ba yung mga downline natin dyan? Ayan, mga downline. Okay. So, sino bang pwedeng sige, unahin natin si Sir Jerdy. Kamu na, Sir Jerdy. Ano ba sa paningin mo? Parehas ba ang dropshipping concept sa MLM? Actually, it's not, no? Kasi before nag-MLM ako, it is really focused on recruitment. Dito po sa dropshipping with Dropify, ni isang tao po ay hindi natin kailangan mag-recruit para makakuha ng income. So no recruitment dito, but definitely you can share the opportunity na pwedeng gawin ng mga gustong kumita. And second is, wala rin itong mga meet-up, power-power, or kape-kape po. So, the time that you have will be spent on marketing and customer service po. And then, third is, yung kitaan dito is also very high since wala pong ceiling ang pwede mong i-markup sa mga inventories nyo po. So, yun po yung major kaibahan from LMA. And definitely, hindi po ito scam tulad ng nababasa natin sa mga groups na ito po ay scam. So, definitely legit po ito. Okay. Sir Daryl, ikaw naman. Ano naman take po dito? Open-minded po ba kayo? Ako. So, the reason why hindi yung napili ko kasi yun yung lagi ko noonan naririnig sa mga MLM. And I guess that's hindi lang naman kasi di ba yun yung question, hindi lang naman sa MLM tinatanong dapat yung question na yun. Kahit saan naman, you need to be open-minded. So, ang akin kasi, first of all, let's get rid of the misconception na pag MLM, scam. I don't like MLM, pero hindi ko, I can confidently say na hindi siya scam. May mga MLM na scam, pero meron naman hindi. Yes. Pero si Dropify ay hindi MLM kasi, although, siguro kaya nila naiisip na MLM dahil it involves products that you have to sell. Pero, hindi eh. Wala naman kasi tayong downline, upline, and yung schematics ng isang multi-level marketing. Yeah. Okay. Thank you, Sir Darren. Sir Ray, ikaw naman. Ano naman take mo dito? Ako, sir, ang masasabi ko lang parehas na, ano eh, parehas na power. Yeah. So, ano, hindi naman siya, ano, hindi siya MLM. Yun nga yung common misconception. It is a business model na na magsasubscribe ka. So baka kaya siya na brand or parang nakita siya as MLM dahil may subscription. Pero yun nga, to tell you na ang subscription ay para may access ka sa inventories and sa manpower, lahat ng kailangan mo para ma-fulfill yung isang item mo sa shop mo. So, yun yung para din yung subscription, hindi para sa kung anumang scheme or pyramid ano yan. So, ayun lang. Yeah, siguro just to add, no, speaking of subscription, kasi ako galing din akong multi-level, no? So, ang multi-level kasi is one-time payment eh. Usually, 'di ba? Para joining fee. Sa Dropify kasi, sa dropshipping, monthly kami. So, kung titingnan nyo, mas mataas yung nilalabas sa amin sa dropshipping compare kay MLM. So, next, yung sinasabing multi-level, wala tayong multi-level. It's company, dropshipper, that's it. Wala namang ibang level pa dyan. Ha? Pag naka-recruit ka, left and right, may pairing bonus, wala tayong ganon. So, hindi siya multi-level marketing. Okay? So, but it involves marketing, pero hindi siya yung multi-level. Okay, so I hope sa mga nanonood na clear na natin ito, no? Na una, hindi tayo MLM, pangalawa, hindi rin tayo scam. Okay, this is a legit business and itong tatlong to ang nagpapatunay na lehitimo ang ating negosyo. Okay, so syempre ayaw nating
magkaroon ng ano ba? Bad branding, no? Hindi lang naman sa Dropify but all the legitimate dropshipping businesses. So legit yung mga yan. All you have to do is do your research, no? Huwag muna kayong mag-akusa. Okay? So let's move on sa ating totoong first question. Ito talaga yung totoong first question. What inspired you to start dropshipping and how did you get started in the business model? So bakit kayo nag-dropshipping? Ang daming negosyo na pwedeng simulan. Pwede kayong magluto, pwede kayong bumili ng mga products ninyo. Pero bakit bakit dropshipping yung naisip ninyong negosyo? So, simulan muna natin sa pinakabago, pinaka-fresh. Sir Daryl, ikaw, anong take mo dito? Ayun na yung nasa taas ko. Downline, downline. Downline! Upline ko yan, si upline ko yan, si upline. No, just kidding. So, hindi, seryoso, just kidding at the same time. So, what inspired nga ba, what inspired me to get into dropshipping? To be fair, si Rian talaga. Kasi, wala pa si Rian sa dropshipping nung time na yon. I think kasi umuwi kami ng 2020. And then nagkakwentuhan lang kami ni Rian about sa gusto niya nang mag-start ng business on e-commerce. Then umalis na kami ng bansa uli. Then nabalitaan ko na lang nung unang best na finisher si Rian ng Dropify. Kaya kaso umuwi uli kami, then we got which was last year, napag-uusapan na namin over the course of 1 year. Eh sabi ko, I think it's also good time to get started then. Well, if parang kasing this is always a question na baka scam yan, baka hindi totoo kikita ka dyan, baka naman once na nag-subscribe ka na wala nang mangyayari sa'yo, so on and so forth. Pero kaya lang kasi, diba, if you can't believe if you can't believe advertisements, if you can't believe your own research, then you can believe somebody na kilala mo na who already had a good run with it. Kaya kumbaga, I don't need any more convincing. Talagang the guy above me is enough. Yon, no. Ay, grabe. Masama. Oo, sa taas. nasa taas ng ano, nasa taas ng... Taas ng Zoom eh. Oo, si Ray. Okay, sige. Thank you, Sir Daryl. Ikaw naman, Sir Ray. What inspired you to start dropshipping and how did you get started? Ako, ang inspiration ko talaga is yung mga malalaking warehouses na nakakabenta. Eh, since nasa e-commerce na ako. So, paano ako makakabenta ng sobrang lakas? Eh, gusto kong, alam mo yun, with a short amount of time, gusto kong maging ahead of the competition. Pero hindi naman ganun kalaki yung capital ko. As in, puro savings lang. So, iniisip ko, kung mag-start ako ng sarili kong store, para makabenta ako ng isang malaking warehouse, so, kailangan ko ng malaking capital and gano'ng katagal sa industry. Parang kinocompute ko, kailangan within 5 years, kailangan ganito nakalaki yung operation ko, ganito, ganyan. So, yun yung naging inspiration ko. And nung nakita ko yung dropshipping model na pwede kang magkaroon ng access sa malaking warehouse na pwede mong ibenta. So, kahit beginner ka pa lang, pwede mo na siyang magawa. Magkakaroon ka na ng capacity to sell that much. So, ang next na lang is yung ability mo to sell. Kung kaya mo ba ibenta. So, yun yung naging inspiration ko talaga. Magkaroon ng capacity na makabenta ng malaking-malaki. And then, para mas makapag-focus ako sa ability ko naman na makapagbenta naman ng kasing laki ng warehouse ng Dropify. So, yun yung inspiration ko nung nag-isimul. Yeah, capacity to sell plus ability to market. Yan ang formula ni Sir Ray kaya siya nag-start, no? Yun yung naging reason. Okay, thank you, Sir Ray. Sir Jordy, ikaw naman, sa iyong banda dyan sa may Visayas, ano naman ang inyong naging inspiration? Actually po, opposite po siya. I was not inspired but desperate. So I was desperado po ako humanap ng cash flow, ng extra income. Kasi nga, for all those na hindi alam, meron akong losing dalawang business na me and my friend started. And it during that time, 2019, it was losing money po. At wala po akong pagkukunan ng ibang income. So, I explored
Kasi po, very attractive naman ang online, making money online. So I actually started with the sister company of Dropify, Strapquad. So I put up a Shopify store, Facebook ads, and then yung items ko po, nilagay ko po sa Strapquad. That was 2019. And there was a lot of birth pains po kasi hindi po ako alam, hindi ako marunong po paano mag-Facebook and connecting with the supply and putting it in the warehouse. Buti na lang nandun si Strapquad. But I think 2019 October, Sir Mike, Sir Charles announced na to help more and enable more sellers is they're opening up Dropify. And that's when I jump in right away po. Nung in-announce nung December na magbukas na, nag-subscribe ako agad. Kasi it really solves a lot of my pain points po yung anong ibibenta ko. Tapos saan ko to i-store? Sinong magbabalot knowing that I am here in Cebu po? So, yun po yung journey ko. Okay. So, isang na-inspire. Isang dahil na-inspire din sa warehouse at isang desperado. Yan ang ating mga kasama ngayong hapon, no? Dito sa ating live stream. Sige, before I go to my next question, babatiin ko lang, no, yung ibang nanonood sa atin. Si Seshom Esquiredo, good afternoon, watching from Saudi. Hello, Uy. Sirs. Seshom, Kino, TikTok idol, Kino Banayo. Friend yata ito ng isa sa inyo, Sir Ray, or ano? Sir Daryl. Hindi po eh, pero hello na rin. Oo. Baka. Okay, nanonood si... Naku, si Lodi. Si Lodi, no? Si, yung Hello Kitty. Si Ma'am Dalit. Yung Hello Kitty na logo na to, yung profile picture. Guys, tandaan nyo kung sino yan. I-PM nyo na yan. Naku, grabe. Malakas yan, malakas. Sobrang lakas. Sobrang lakas, nananahimik lang yan. No? Hindi na siya ulit nag-post eh. Alam niyo kung bakit itong si Hello Kitty na to eh talagang nananahimik ngayon? Kasi ikakasal. Oh. So bigyan muna natin siya ng space para magpakasal, mag-honeymoon. Para makapag-prepare siya ng maayos. Huwag muna natin siyang guluhin. Nanonood lang siya, tahimik lang siya dyan sa gilid-gilid. Okay. So let's move to our next question. Ito, medyo papunta na tayo sa dropshipping part. No? So, ito naman ang pinunta ng mga tao eh, yung talagang maintindihan nila yung dropshipping, paano ba siya. So, next question, what are common mistakes that new dropshippers make and how can they be avoided? Okay, so, ano yung, ulitin ko lang yung question ha, what are some common mistakes? Siguro ano, pwede ba tayong kahit tigi-tigisa lang, no? Tigi-tigisa tayong common mistake and how can they avoid this mistake? Okay, magsisimula muna tayo kay Sir Ray Sanchez. First mistake po ay nag-subscribe agad then saka nagplano. Yun. yun. Kasi or after mo mag-subscribe, oras na yung puhunan mo eh. Tumatakbo na yung oras na uubos. So, plan ahead para gastusin mo mabuti yung oras mo kasi yun yung magiging capital mo na eh. Then, ayun, para pag nakapag-plan ka, hindi ka na mag-procrastinate, mas makakapag-discarte ka in terms of selling. So, yun yung common mistakes na nakikita ko. Yeah, isa sa mga nakita, narinig ko laging quote dyan, Sir Ray, no? If you fail to plan, your plan is to fail. Yes, tama. Yan, ayan. So, yan yung first advice ni Sir Ray, no? First common mistake, nag-subscribe pero walang plano. No, so wag niyo gagawin 'yan. Kung kayo ay interesadong mag-subscribe bilang isang dropshipper, magplano muna kayo bago kayo mag-subscribe. Saan kayo magbebenta, anong catalog ibebenta niyo, sino target market niyo, organic ba kayo, may kakilala ba kayong mga affiliate marketers? Yeah. I-prepare niyo na 'yan before you subscribe. Okay, thank you Sir Ray Sanchez. Punta naman tayo kay Sir Daryl. Sir Daryl, tingin mo anong common mistake ang ginagawa usually ng mga bagong dropshipper since bago ka din? 'Di ba? Bago ka pa lang. So, ano yung first tingin mong common problem and how can they avoid it? Sinabi na po ni Rayan eh. Sir Ray. Just kidding. So, tinamaan lang ako ng konti doon sa sinabi ni Sir Ray kasi ganun yung nangyari sa akin. 'Di ba? Dahil kaya nga ano, kaya napaaga kasi ng bahagya yung subscription ko dahil gusto ko maka-attend sa TikTok training ng March 30. But anyway, so as ano, common mistakes, bigla ko lang naalala. I guess one of the common mistakes is during that ano,
yung bandwagoning, I guess, ang isang common mistake pa. Bandwagoning in terms of trying to copy. Kasi nga, itong ay masakit. Yung iba, hindi na nga nagplano, nangopya pa ng strategy. So ano, kasi sometimes, ano, minsan, sorry po sa mga tatamaan, pero marami ko rin kasi nagtatanong sa akin na kulang na lang sabihin nyo ako na gumawa ng store nyo. So, bata-bata ano, sa langit. Tamaan, bala kayo. But anyway, so kidding aside, kasi ang problema sa bandwagoning, there's a right time and right strategy for everybody and for each one of us. And hindi porkit nag-work siya sa akin, mag-work siya sa'yo. So, favorite question ko dito yung catalog na there are some people asking me about my catalog. And again, it's not about what catalog you have, diba? Kasi, ano, kumbaga, we can, the three of us can be selling the same thing, but I can have zero sales. Uncle Jordy could have a million and Rakes could have even more. Pero ako, but zero? Eh, pare-pare sa mga catalog. So, para sa akin, ano, nobody should ever bandwagon. You should always go with what you're most comfortable with and what you think you can strategize with, I guess. Yun. So, wag kang parang Lakers at saka Golden State Warriors. Porket wala na yung Golden State Warriors. Nuggets na sila, Nuggets. Shout out no sa mga Laker fans, no? Talagang nakapasok sila sa Western Conference Finals. Okay, sige. Bago ko pumunta kay Sir Jordy, no, sa mga nanonood, please don't forget to share this live on your feed. Madami pang tao ang pwedeng matulungan, no, at matuto dito sa ating pag-uusapan this afternoon. I-mention nyo na rin yung mga friends nyo. I-tag nyo yung mga friends nyo na gustong makapanood at interesadong mag-start ng dropshipping journey nila. Okay, Sir Jordy, ikaw naman. Ano ba, bigyan mo kami ng isang common mistake, no? Tingin mo yung common pero big mistake to na ginagawa nila and how can they avoid it? Nako, Sir Mike, pito pala ang sinulat ko dito. Let's go! Okay lang, ipa-mention ko. 7 deadly mistakes. Yan. Sige, mention ko lang ha. Kasi ito po yung nangyayari whenever I encountered beginners, sellers, and those na nag-PPM sa akin. So, ayan, bilisan ko. Una po, not having a pricing strategy. Walang pricing strategy. Tapos, ito ko nang te-take notes. Pangalawa, hindi ino-optimize yung listing. No, listing ang ino-optimize. Hindi po yung paano pagandahin yung storefront, paano mag-te, yung mga fonts, hindi po ganun. Third, not generating enough traffic. Okay. Ayan, tinatanong bakit ang tumal ko, sir? Ano bang ginagawa mo para mag-generate mo ba ng traffic? wala pong antayan dito po. Kailangan magtawag. Ayan. Tapos, ito, nag-a-ads na kahit wala pang proof. So, going right away to paid ads. Yan po yung... Tapos, hindi hinanda ang pera for operation expenses. So, not po inventory, ha, but operational. Usually po, marketing. Ayan. And a little bit of software. No? Example, Canva Pro. So, ganun. Hindi hinanda yung pera. Tapos, eto, hindi nag-aral po. Sa dami po ng free resources sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, sa YouTube, a lot of resources, pero hindi po nag-aral. Kahit libre po ito. Ayan. Dako, real talk yan, ha? Real talk. Pero ang good news naman ito, Sir Mike, kasi lahat to don'ts, pwede tong maging opposite, pwede tong maging do. Ang lahat ng minention ko, pwedeng maging do. Panalo. Okay, so guys, na ang daming sinabi ni Sir Jordy, hopefully, naisulat nyong lahat yan. No? So, isa sa mga pinaka talagang tumatak eh yung ginawa yung business pero wala namang alam sa business, hindi nag-aral, no? Sabi nga ni Sir Jordy, sa dami ng free resources, si Sir Daryl nagbayad pa para lang makapag-aral
ng TikTok Shop dropshipping. No? Ano pa kaya yung mga gustong mag-dropship sa Lazada, sa Shopee, sa Facebook? Lahat ng resources na yan, free na sa YouTube. Nasa sa atin na lang kung paano natin siya panonoorin at our most convenient time. And minsan, kahit inconvenient ito, baka ito yung tanging paraan para mas makita natin yung opportunity, no, na meron palang side hustle na pwede para sa atin. So, guys, take time to study the business. No? Huwag kayong tatalon din. No? Mahirap tumalon sa tubig nang hindi kayo marunong lumangoy. Kahit floating man lang, matutunan nyo muna bago kayo tumalon sa tubig. Okay? Sir Mike, so, if I may add, go! I think the uncles will agree here. It's actually about the character and mindset ang approach nyo po dito. Kasi if yung character nyo is entrepreneur, business, so iba po yung galawan ng isang, okay, try ko nga to, or uy, nakiuso lang, or ano lang to, hobby lang ba? So iba yung approach kaysa yung, okay, I'm treating this as my own business. So everything will fall into easier path, yung mga don'ts, when your mindset at character mo is, I'm in this for business. Ganun po. Correct. So ganda yan, gandang reminder yan. Meron lang ako naalala. No? Meron kasing nagsabi, honest review sa Dropify. May mga ganong vlog, honest review about Dropify. Pero sinasabi na, naku, hindi makakabenta dyan. Mas mahal yung product nila compare sa ganito. So alam mong hindi talaga sila marunong mag-una, hindi sila marunong mag-online selling. Pangalawa, hindi sila mga businessman or businesswoman. So, change the mindset, mag-iiba din yung galawan natin. Tama yung sinabi ni Sir Jordy Bagbat. Okay, moving on. No? Dumadami ng ating viewers. Nasa 54 million na tayo. Grabe, guys. Ha? Okay, next. Third question. What are some of the key metrics that successful dropshippers track, and how do you measure your success in this business? Okay, medyo malalim yun ah. Huhugutan natin ulit ng isa pang tanong ah. Ulitin natin. What are some of the key metrics that dropshippers track, and how do you measure your success in this business? Okay, simulan natin sa iyo, Sir Jordy. Ay, ako pala. I think very important po to determine na successful ka dito is knowing your numbers. So numbers talaga, because numbers tell a story po. So I always say this to everyone na I help store audit. I go to the e-com formula, Sir Mike. No? So naalala mo yung e-com formula natin? It's the golden formula, no? Sales is equal to traffic times conversion rate times basket size or average order value. So pagalawin mo yung sales mo this with these three factors, track this every day, improve on this, and you will determine how much you will earn at the end of the month po. So ganun lang po, getting traffic, generating traffic, convincing your visitors to buy from you, and then increasing their order by giving them some promotional gimmicks or promo tools para lumaki yung order size nila po. Yan lang po. Diyan lang po umiikot ang success ng isang store po. Okay, so Jordy, follow-up question lang, no? Bago ako lumipat sa ibang mentors natin. Sabi mo, very important ang numbers. No, pagdating sa Lazada, saan ba nakikita ang numbers na tinutukoy mo? This is very nice po kasi Lazada, Shopee, and TikTok has all the numbers that will point to you an answer. So when you go to business advisor, every day, ako nga, couple of times in a day, tinitingnan ko ang mga numbers ko sa dashboard, lalo na yung key metrics kasi nandun din po yung e-com formula. And then I look at also mga top trending items ko, ano ba yung numbers nila. And that will allow me to determine what move will I make, improve on the things na sinasabi po ng numbers. Okay. Thank you, Sir Jordy. Napaka ano ng inyong mga kasagutan. Ako, sa mga nanonood ngayon, hopefully meron kayong ballpen. Ako meron. Yan, ballpen ako, nagsusulat din ako. Okay, Sir Daryl, ikaw naman. Anong key metrics ang iyong tinatrack? At how do you measure the success? Sa akin naman, Sir Mike, agree ako kay Uncle Jordy na yung
yung mga formula, yung numbers. Kasi ako, I'm also very big in numbers. And, ang hirap kasi sabihin na kung alin dun yung pinaka-importante. Kasi at the end of the day, they are all important and they are all room for growth para sa business mo. So, a lot of people, meron ako mga nakikita, hindi ko pa naman nami-meet lahat ng dropshipper. Pero, ano kasi eh, parang very common na we tend to ignore numbers when the actual strategy, the actual next move can be read from that. While there is, sabi nga ni Sir Jordy kanina, merong golden formula. Sa akin naman kasi I look at numbers very differently. There are number of ways to look at numbers na hindi ka nag-stick sa isang formula, and that can create additional room for growth. So, depende sa platform, depende sa ano. Pero at the end of the day, you should at least know what they mean. Para makita mo, halimbawa, like sa TikTok, for example, merong revenue and merong sinatawag na shopping center revenue. So, in a basic sense, that can tell you how much yung kinikita ng store mo based on your own effort and based on the effort of affiliates. So, it tells a lot about your store and your business, diba? Kung how you can improve on it. So, kaya sa akin, ano, it's not about which numbers, it's about understanding them in a at least in a surface level, diba? Or in a general tanong. Okay. Okay, Sir Daryl naman, no? Kahit anong numbers pa yung nandyan, ang importante, alam mo yung ibig sabihin. Kasi if alam natin kung ano yung sinasabi ng number na yan, kung ano yung pwede nating i-adjust based on those numbers, makakapaggawa tayo ng next move natin. Kasi sabi nga ng dalawang mentors natin, nandyan sa numbers na yan ang sagot sa katanungan mo, bakit wala ka benta? Oh, diba? Okay. Dagdag ko lang, Sir Mike, no? Speaking of that, bakit wala ka benta? Parang yun, diba? Kasi, I mean, ano, let's just say, ang traffic, ang product visitors mo ay dalawa. Dalawa lang. Bakit wala ka benta? Dalawa lang kasi. Oo. Oh, diba? Eto, ano to, quote to ni Sir Jordy Beltran, kung hindi ka kita, wala kang kita. Oh, so talagang yun muna eh. So anyway, okay. Oy, nanonood ngayon si Sir Charles. Sir Charles, hello. Ayan. Good afternoon, Sir Charles. Ayan, nanonood, no? Nagte-take down notes din yata itong si Sir Charles. Okay, sige. Punta muna tayo kay Sir Ray. Sir Ray, ikaw naman, sa'yo. What are some of the key metrics that successful dropshippers track? And how do you measure the success in this business? Ang ganda ng mga sagot nila. Actually, hindi yung sagot ko eh. Pero ilalayo ko lang sa technical sense kasi since nasabi naman na nila. So for me, how do you measure success dito sa dropshipping? For me, it's the amount of free time na magkakaroon ka. For example, na-optimize mo na yung store mo. Gumagana na, kumikita na. Then, like for me, meron akong hinahire na mag-join ng campaign or magsasagot sa mga inquiries. For me, yung amount of time na pwede kong iwan yon. Let's say, 1 week akong walang gawin. 1 week akong wala. Kaya bang tumayo ng store ko? So, for me, lalo na bago yung store, kung hindi pa niya kayang tumayo sa sarili niyang paa, kunwari iwan ko, tapos walang benta, ibig sabihin, para sa akin, hindi pa siya successful. Pero pag optimize na lahat, iwan mo for a week, iwan mo for a month, wala kang gawin na promotion pero makakabenta ka, which is very possible. So, doon ko minimeasure yung success parang in a big way kung pag-uusapan. So, ayun lang yun. Okay, so dun. Sasabihin ko na successful. Iwan mo na ba yung store mo? Successful si Rian, naging nakabakasyon eh. May mga stores na pwede nang iwan, pero may mga stores na hindi pa pwede iwan. So, yeah. Kailangan pa rin doon tayo. Everyday, tinitignan ko yung metrics niyan. Kahit once a day or twice a day, lalo na yung mga bago. Yeah. So, kailangan guys, no, sa mga nagda-dropship ngayon, tingnan nyo yung business insight, business advisor, sa TikTok, hindi ko alam kung anong tawag sa TikTok. Sellers, data something, basta ganun. Oo, so guys, tingnan nyo lang yun. Tingnan nyo siya. Pag-aralan ninyo. Data analysis. Data analysis. So, ano naman eh, minsan,
self-explanatory pag nabasa nyo naman, pag nakita nyo kung ano yung ibig niyang sabihin. Kasi again, baka pag nabasa nyo yan, your next move, yan ay magdadala sa inyo ng benta. Hindi na dalawa yung visitors ninyo, nagiging 20, 30, 50, hanggang sa umabot kina sa 1 million views tulad ng nakuha ni Daryl, product views, di ba? So, guys, ang isang business ng dropshipping, para ding normal, no? Parang siyang legit na normal na business na kailangan yung tingnan, basahin ng data, tingnan ko ano pa yung pwede nyong improve para magkaroon kayo ng benta. Again, this business is long term, no? Hindi ito yung mabilisan. Nakita nyo naman si Sir Jordy, January 6, 2020 na established tong Dropify. Naka-subscribe sa January 6, 2020. So, ano talaga to? Loading talaga to si Sir Jordy. Sir Mike, if I may add. Yeah. On the perspective them of the business, guys, so this is just sales, no? But on the perspective of the business, hindi ibig sabihin na kung may benta ka, may kita ka talaga sa bottom line. Mm. So, you still need to look at your bottom line. So, marami pong malaki ang benta dito po sa TikTok, Shopee, Lazada, pero at the end of the bottom line ay negative pala. So, protect your margin po. Ito po yung isang natutunan ko along the 3 years here na always protect your margin po. So, marami tayong mga expenses aside sa ano, no? So, merong subscription fee, meron tayong marketing, meron tayong baka overhead din, baka may tao kayo, may internet kayo, and all of those things. So, you need to put those numbers also to consider na meron ka talagang net margin po. So, yun po yung profitability, yung ibig kong sabihin. Yes. Yeah. Okay. So, tingnan nyo yan, guys. Kaya nga ang maganda rin sa dropshipping kasi, kayo talaga ang may control sa markup ninyo. So, if tayo, hindi natin kinocompute kung magkano yung pwede natin kitain if we join certain campaigns, if we give out vouchers, if we do free shipping, paano na? So, again, meron pa rin tayong manual na gagawin on our side as dropshippers to check kung may kikitain ba tayo, no? Kaya huwag din tayo makakampante sa mga markup na nilalagay natin, no? Minsan naglalagay tayo 50-60%. Noon pala yung sinalihan mong vouchers, yung nag-free shipping ka, kinain. Kinain na yung kita mo at the end of the day kumita ka 2 piso. Pero ang dami mong nabenta, 400 pieces, pero 2 piso lang ang kinita mo. Paano naman tayo mabubuhay niyan? Diba? So, you have to check. Guys, double check your markup if it's enough. Kung meron kayong Excel file, mag-Excel file kayo. Kung wala, kausapin niyo yung pamangkin ninyong nag-aaral na merong financial management na subject. Tiramin niyo muna siya. Diba? So, meron pang mga ganyan na kailangan gawin. Kasi business nga ito. 'Di ba? Sa business ganito talaga, may mga nitty-gritty part na kailangan nating gawin. Okay, meron akong question mga sir. Ito nanggaling lang 'to sa comment natin, no, sa Facebook. Sabi niya tawag nito, pwede daw ba mag-drop ng question dito? Yes, Darius, yes, pwede ka mag-drop. Ito, question. Saan po tayo nag-aral ng TikTok Shop dropshipping na may bayad po? Sa Dropify lang 'yan. Sorry, ako na lang sasagot nito mga mentors. Sa Dropify, meron po tayong webinar na ginagawa for dropshipping, for TikTok, for Shopee, for Lazada. Ito yung question natin, no? Ito, hindi siya question ni Miss Lerma. Lerma Laceda. Sabi niya, traffic is my problem. Okay, ito, Sir Ray, sa'yo muna. Paano ka magpapa-increase ng traffic ng store mo? Ito, sige, iba-ibahin natin. Iba-ibang platform naman tayo. Sir Ray, ikaw sa Shopee or sa Facebook, how do you increase your traffic? Ayan po. Hi, good afternoon po, Ma'am Lerma. Maganda yung story ni Ma'am. Ito ko na yung story ni Ma'am. Maganda. For traffic, for Shopee, syempre, number one dyan, yung backbone ng traffic natin, which is yung SEO. So, kailangan yung mga keywords natin on point. And then, kailangan yung description natin, kailangan kompleto tayo ng photos para ma-optimize tayo for search engine. So, that's one of the best ways and most sustainable way to drive traffic sa store natin. Siyempre, aside from that, hindi naman pwedeng yun lang. Kailangan ma-supplement din natin siya with reviews. So,
Ibenta natin siya sa mga kakilala natin para mag-gain tayo ng reviews para mabigyan pa tayo ng algorithm ng Shopee ng more traffic. And then, aside from that, pagka okay na yung listing mo, that's the time, that's the only time when you na gagawa ka na ng Shopee ads or other traffic like from Facebook or TikTok or sa kung anumang trip mo, pwede rin Google Ads to drive traffic to your store. And then pag nagko-convert yung traffic mo, edi maganda. If hindi nagko-convert yung traffic mo, ibig sabihin you need other source of traffic. Pero in our experience, the best traffic pa rin is from Shopee Ads pag nag-scale kami ng traffic. So, pag gusto namin gawin yung traffic sa Shopee namin, Shopee Ads. Hindi na kami nag-Facebook or nag-Instagram sa ngayon. So, pwedeng next quarter, pwedeng next year, iba na naman yung labanan. Pero for now, sa lahat na nakikinig, what's working for us is pag nag-scale kami ng traffic namin is through the platform itself, specifically Shopee Ads. Okay. Napaka-detailed ng pagkaka-discuss ni Sir Ray. Okay, so Jordy, ikaw naman, sa Lazada or in general, no, how do you usually drive traffic? The best at easy po is join campaigns. So, join campaigns, isali mo yung mga listings mo na, sabi ni Sir Ray, na pinaganda na. Huwag mong isali yung mga, hindi mo inedit yung price, hindi mo nilagyan ng photo, hindi mo nilagyan ng description. In other words, hindi ka handa magbenta, di ba? So, first is, ihanda mo yung ibibenta mo, tapos sali ka ng campaigns. That's the best way to generate traffic. And kung gusto mong scale yun, bumenta ka ng items na yon in the span of 30 days. Usually, next month noon, you will have invitations for flash sale. At dun po yung tawag namin is ang susi ng more traffic. Joining flash sale at iba-iba pang mga invitation, 99 deals, yung mga lahat ng yon, that will allow us to access more traffic and visibility po. Okay, thank you. Sir Jordy, Sir Daryl, ikaw naman, ano ang iyong input sa ating question na yan? Paano mag-drive ang traffic? Medyo similar kasi yung Shopee and Lazada in that regard, di ba? So, sa TikTok kasi medyo weird. In a very weird way, it's weird. Kasi I've seen a lot of videos that generate traffic na nakalagay lang as, hehe, yun lang. Pero it generated millions of views without the use or of in general, without the no? use of SEO optimization. Eh lang talaga. Tapos parang joke pa yung yellow basket. Pero still, it generated a lot of sales and traffic. So sa akin kasi when it comes to TikTok, so specifically for TikTok lang, yep. It's a matter of probably isa dun is using ads, yes. Isa is joining campaigns. They generated millions of views without the use or in general, the use how of the best way to generate SEO for optimization. Eh lang talaga at magsisimula na naman ako ng mag-uulit ako ng store. Is always to get affiliates. Kasi right now you're gonna probably give them a big commission para kumagat sila. Pero that's part of it. Eh. Isipin mo na lang yung additional commission na binibigay mo. That's the price for them advertising your products and your store. And it will definitely generate a lot of traffic. Lalo na if you can pick out the right influencers, the right content creators for you. So aside from that, sigurado kasi may magtatanong, paano kang mamimili? That's for you to figure out kasi iba-iba yan. Yan. May mga pasikreto pa itong si Sir Daryl. Hindi, I mean, kasi I can't disclose any name kung sino dahil pinaka-chamba lang ako. Might be natuwa lang sila dun sa items ko pero there's a lot of different reasons. Pero pali Sir Mike, ano lang pala, yung kasi baka iniisip nung sinagot yung question kanina, yung saan pwedeng mag-aral ng TikTok na may bayad. I sent this dun sa GC ng Dropify nung nakaraan. Mm-mm. Merong official training na pinoprovide si TikTok monthly yun. Mm-mm. So, all they have to do is sign up for that and then from introduction to advanced ng TikTok, they provide it all for free. So, hindi kailangan actually magbayad. Yeah. Okay.
Thank you for that answers, mga mentors. Tawag nito, napaka, ano ba, ang ganda ng mga insights na pagpapalitan natin, no? So, before we go to our next question, meron muna tayong question galing sa ating live. Sabi dito, sir, question, pag nakasubscribe po ba ako sa TikTok, pwede din po ba ako mag-market sa Facebook even though ang store ko is nasa TikTok? Yes. Pwede, di ba? Wala namang problema eh. Kasi may link naman yung shop ng TikTok. So, pwede pa rin. Ito, para kay Darius to. Darius, if you're listening, pwede naman mag... Okay, sabi ni JR John Villano Dumasis. Thank you po, mga mentors. Solid. Okay, ito si Ma'am Lerma nag-reply na, pag new store po and optimized na initially, how much do you usually spend for platform ads to gain traffic? Saan ka komportable? Oh, that's a very practical advice, di ba? Kung saan ka komportable. Kasi kayo, pwede niyong sabihin, oh, hindi, kailangan 100, 200 pesos per day. Pero kung hindi ka naman komportable, bakit mo pipilitin? Ano rin, to add lang din, syempre kung saan ka mas komportable, pero at the same time, kung hindi naman na maganda yung data na nakukuha mo or yung return dun sa ad spend, syempre, it's a move na dapat i-off mo muna yon or baka may mali doon or kailangan mong i-tweak doon sa ads or sa listing itself kaya hindi siya nag-work. So, ano naman eh, mapapansin mo naman yan. Let's say, kunwari gumagastos ako ng 500 or 200 pesos per day, then bumabalik siya ng 10 times. Pero nung gumastos na ako ng 1,000 per day, same lang din yung benta or lumaki man pero hindi rin siya nag-convert into to sales. So, kailangan maging matalino rin tayo sa pag ano sa pag-spend. And syempre, data pa rin yung pagbabasihan natin kung paano natin siya ito troubleshoot. Okay, thank you Sir Ray. Ito question for Sir Jordy. Sir Jordy, nababanggit natin kanina before ka mag-ads ng isang product sa Lazada or sa Shopee or even sa TikTok. Yung kailangan yung product mo has to be optimized or yung listing mo should be optimized. Ano ba ang ibig sabihin ng optimized listing? Actually, in the strict terminology, yung optimized kasi po, ang hari talaga ng Lazada is sold at saka reviews. Pag meron ka nitong madami, ayan, dyan ka pa masasabi na it's an optimized listing na. Now, ang sinasabi natin dito na minimin din ng iba is optimized actually is the page, the listing, the page can be a representative or sales representative mo kasi hindi ka naman magsasalita, magbenta eh. So when the visitor clicks your product listing, it will communicate the benefits and features. It can attract the decision making, no? So sa funnel natin na awareness siya, na pasok siya sa store, pero binigyan mo ng photo, paano gamitin, binigyan mo ng offer na maganda, may free shipping, may voucher, tapos binigyan mo ng scarcity din. So merong tanning lang yung kailan ko ba to ibubulol, dapat ma-check out na niya on a certain period, di ba? So when we say optimize, is actually your sales representative. So ang mga campaigns po ay taga-close mo po or yung mga naka-add to cart na. So, make sure po na bago kayo mag-ads, ay yung listing mo can communicate how attractive is your offer. Yan. Malinaw yan, ha? So, magandang sabihin, Sir Jordy, Sir Daryl, Sir Ray, is bago ko i-ads ito, maganda, may reviews na. Na-review na kahit papano, nakapagpamigay na ako sa kamag-anak ko kahit ayaw bumili sa akin. Yes po. Tama yun. And I guess, ano, just to emphasize more sa sinasabi nga ni Sir Jordy, kasi ang problema, Sir, ganito, when you put in ads, you're spending money. Ngayon, sana bibili tong isang nakita ng ad mo, bibili sana eh, kaya lang walang review, walang rating. So, conversion na, naging bato pa, binayaran mo pa. Diba? Tarang, ano, sobrang talo ka na doon. Kaya, ano, it all makes sense that it has to be really optimized. Although,
ano, parang medyo contradicting siya sa nangyayari sa akin kasi ano, weird dun si, sa part na yun si TikTok kasi kahit minsan, kahit walang ano, walang rating, walang ano, bigla nilang bibilin just yeah. because it was featured by somebody they trust. Sobrang ano, sobrang impulsive kasi ng buyer sometimes sa TikTok. Correct. So nakikita natin yung difference ng marketplaces, no? Ng Shopee, Facebook, ng Lazada, and ng TikTok. So magkakaibang strategy sila. So kung nasa ang marketplace kayo, sa mga dropshippers na nandito ngayon or interested, pakinggan nyo ngayon yung kung nasa ang platform kayo, no? Si Sir Daryl, nagsasalita siya in behalf of TikTok dropshippers, representative yan si Sir Daryl. Si Sir Jordy naman sa Lazada, si Sir Ray sa Facebook and sa Shopee. So magkakaiba din yan. Though, sa strategy, halos nagkakapareha sila na traffic pa din talaga ang name. No? So, pag wala ka pa rin, di ka pa rin kita, wala ka pa rin kita. So, yun pa rin yung, doon sila nagkatagpo, no? Kailangan makita ng tao. So, okay, moving forward sa ating question, next question. What are some effective marketing strategies for promoting your dropshipping business? And how do you measure the ROI of your marketing campaigns? Ayan, ang lalalim ng tanong. Para pag ako tinanong nito, hindi ko ito sasagutin. Bahala kayo. Okay, start tayo. Start muna tayo kay Sir Ray. Sir Ray, ikaw muna. Isa lang. One marketing strategy. Ano nag-iisip, to? Nag-iisip. Marketing strategy to promote business. For promoting your dropshipping business, yes. Ano talaga eh? SEO eh. For me, SEO talaga eh. Eh, ano bang SEO yan? Para sa mga nanonood, di alam ko ano yung SEO. Ano bang SEO? Search Engine Optimization. So, it's your, ano, it's your, parang, yung score mo na, ang tawag yun, yung grade ng product mo, na kung mas mataas siya, ibig sabihin, mas makikita siya sa search ranking or mas binibigyan siya ng traffic ng platform kasi maganda yung product. So, yun pa rin yung strategy ko talaga. Hindi, dati, more on ads kasi. Pero, ano eh, sa Face, sa Shopee, talagang kailangan maganda yung listing. So, kumbaga, walang shortcut eh. Kailangan yung foundation na yun nandun. So, kaya ano eh, pagka nag-audit nga, minsan ang frustrating kasi, hindi ang labo eh. Paano nga, ba't nag-drive ng traffic? Eh, wait lang, pagandahin muna natin yung listing kasi, ano eh, sayang yung traffic na pag-uusapan natin in the future kung yung listing mo hindi pa naman okay. Kasi yung listing itself, pwede na siya mag-drive agad ng traffic sa ano sa Shopee. So, ayun pa rin. Wala akong masabing iba pero pag-optimize lang. Yeah. SEO. Okay, Sir Daryl, ikaw naman. Sa ano naman, sa TikTok, kasi I'm gonna bank on dun sa sinasabi ni Ray sa listing. Kasi medyo gray area ang listing sa TikTok. Pero what I can definitely say is ang attention span ng buyers sa TikTok, most likely, most of them ends at the first half of the page. So kung sa optimization, para sa akin, importante lahat, pero mas importante yun na sa pinakataas. Kasi ano, marami doon lang umaabot. But kaya ako nalalaman kasi wala, most of the customers hindi nila alam, meron mga nagtitrigger na customers na hindi nila alam yung mga nakalagay sa description, sa video, just because they don't read that far. So, ang ano, pero pag sa TikTok talaga, para sa akin, yung best marketing strategy para ma-promote yung business. Dalawa eh. This can work both ways. Kasi we're talking about shoppertainment sa TikTok. So, ang let's just use the saying, content is king. Whether it's your content or not, it's definitely king. Kaya, either content mo yan or content ng iba yan, that's the key for you to be seen by everybody. Uso daw magalit ngayon sa content. Para para kang di na grade 2. Bato mo yung ano, bato mo yung bag, bato mo yung sapatos, bato mo yung ano. Pag mas galit daw, may benta eh. Okay. Thank call you, to action din, di ba, uncle? Okay. Sa'yo naman, Sir Jordy. Sa'yo naman, yung marketing strategy. Usually, pag newbie, dati newbie ako, ito yung na-discover ko na really jumpstart my sales is
I realized na putting a very beautiful photo po. So, item photos po ang una talagang na-discover ko. Paano ba mag-market ng strategy? Kasi sabi nga ni Sir Ray, okay, searchable ka na kasi naglagay ka ng keywords doon. So, pag search nila ng, kunwari, air fryer, red, 3.5 liters yan, marami ang lalabas. Now, paano nila na yung item mo ang makiklik nila? So, dapat yung red na 3.5 liters na air fryer, dapat sobrang ganda ng photo ko. Para maklik nila, doon pa lang magsa-start yung benta mo. Pag naklik ka, pag hindi maganda ang photo mo, wala, walang papasok pa rin. Kahit nandun na lahat ng keywords, in-spam mo na yung listing mo sa lahat ng keywords. Kung hindi maganda ang photo, pangit, hindi ka mapapasok po. So, una po, yun po yung very simple way for a lot of sellers doesn't invest on researching photos po. At even coming up with their own photos po. So, pwede ba yun sa dropshipping? Yes, pwede sir. Po, pwede. In fact, yung sa akin nga, I'm sorry po, sabi ko, huwag nyo gamitin yung Dropify photo, hindi kayo makakapinta. I mean, I am just impressing on them na kumuha kayo ng better photos. Bakit po? Kasi pag lahat kayo pareho ng photo, yung labanan dyan is pricing na lang. So sinong mas bababa dyan? Yan yung i-click-click ng buyer. Kasi nga, pareho kayo lahat ng photos dito po sa dropshipping. So to stand out, kailangan mo mag-iba ng photo po. So to the point na minsan bumibili ako ng own product para i-photo ko. So yun po yung isang... Pangalawa po is gumawa kayo ng pricing strategy. Hindi po lahat same markup. Hindi po ganun yung approach natin po. So, meron kang items na gusto mong mabilis ka agad, kaya medyo dito lang siya sa ganitong presyo. Meron ka ring premium price para bawiin niya yung mga tawag natin inalay mo na mga pricing. Kasi po, ang bottom line nito is sinahabol natin profitability, pero not all items mo ay kailangan 50% markup. So, meron kang strategy, okay, ano bang fast moving ko na maraming inventory? Ano ba yung mga premium ko na gusto kong ganito yung perception niya? Ano naman yung parang entry level lang para lang makilala yung store mo, para lang maka-generate ng traffic? Meron ka rin ganitong pricing, price point po. So, pangatlo, of course, yung sinabi ni Sir Darrell, uso din to sa Lazada, get affiliates po. It's the best, easiest way to spend money kasi nga ang kaltas niya at the end of the SOA pa or after, hindi ka kailangan mag-top up. So, yun po yung in fact, Sir Mike, napansin ko, na-share ko nga to sa isang seller, yung whole year revenue ko ng 2022 from affiliates, nakuha ko siya this year in 4 months. So yung total revenue ng affiliate ko 2022, nakuha ko na siya in 4 months lang. So napansin ko, yung trend talaga is a lot of people are also entering affiliate marketing. Yes. So dapat we look at this trend na mag-offer tayo ng commission bonus na attractive for affiliates po to generate very easy traffic coming from them. Kasi sila magaling mag-content eh. So yun po yung tatlo ko na gusto kong i-suggest sa mga new sellers, get awesome photos, do pricing strategy, and get affiliates po. Okay. Panalo. Umaapaw. Pero isa sa mga hindi ko nakikita sa mga sellers natin ngayon is nag-affiliate or kumukuha ng content creator outside the platform. Kasi if you get affiliates or content creators outside the platform, you have to pay them right then and there, eh. Di ba? Meron silang tinatawag na fees. Parang content creator fee. So, bayaran mo agad sila. Or, some of the creators naman, o YouTubers, pwedeng ex-deal. So, bigyan mo sila ng products, i-review nila. So, why not try those, no? Ako, just to add, no, sa mga sinabi nitong tatlong mentors na to, pwede. Kasi kahit, tawag nito, micro content creators, micro-influencers. Paano kung nakapag-generate sila ng views, di ba? Tapos nakalink yung Shopee or Lazada or TikTok store mo doon. Why not, di ba? So, let's try. Baka hindi pa naman natin na-exhaust yung mga marketing strategies.
Yung trend kasi ngayon, Sir Mike, yung trend kasi ngayon, if you're a content creator, you are also entered into the program of, kunwari, Involved Asia, Ecomopi, even Shopee, TikTok, Lazada, meron po yung mga affiliate programs. Now, ay may follower na 1,000, pumasok ka doon, and actually, it's very convenient on our part as a seller kasi nakikita na rin yung offer mo doon. So, kahit sa Ecomopi yan or sa Involved Asia, even the platforms, meron na ring affiliate program na nakikita nila. So, use this po to attract the content creators. Yeah, tama naman. So, pwede rin gano'n, no? Sabi nga ni Sir, pwede yung mga nasa loob na, may mga affiliates dyan sa loob eh. Sa Lazada, sa Shopee, sa ano, pwede yun, no? Pero, meron ding iba. Kung ayaw mo naman dun sa loob, meron kang kakilala na YouTuber, pwede ka magpa-promote sa kanya, di ba? Meron akong kakilala dito, kakilala niya, for example, isang member ng Team Payaman. So, di magpa-vlog ka sa Team Payaman, di ba? Na nakalink yung Lazada store mo, doon na sila mag-check out. Malay mo, malay natin. Okay, sige, moving forward. Next question natin, how do you stay ahead of the competition? Okay, what are some of the challenges you have faced along the way? So, ito na to, naku, medyo mga controversial questions na to. Okay, simulan natin sa'yo, Sir Daryl. How do you stay ahead of the competition? Parang kakastart ko sa competition, oo, sir. No? Pero ang maganda dito, Sir Daryl, no? Kahit kakaumpisa mo pa lang, isa ka na sa umangat sa mga competition na nauna. Kasi ang dami nang nauna sa iyo eh, na nag-subscribe kay Dropify. Pero ano nangyari? So, I guess, sir, ganito na lang. How do I stay ahead of the competition sa dropshipping industry? Hindi kasi ako, medyo calculated kasi lahat ng galaw ko. So, I agree doon sa pricing strategy. I watch the market. I watch kung paano yung behavior. I guess this is the best way that the best thing na on how I manage to stay ahead. Yung reading the market, galaw ng market na ano. So, tinitingnan ko kasi pagdating ba sa ganitong products, ano ba ang behavior ng tao? Are they buying it because of the price? Are they buying it because of the quality? Ano yung mga gusto nila din sa ganitong product? Ano yung gusto nila ma-highlight? And then, ano yung mas strategy na mas mag-work? Is it own content? Is it yung affiliate marketing? Is it ads? Pero so far sa case ko kasi affiliates has worked better than ads kasi natry kong gumastos ng 1,300 sa ads and yet I got around 60,000 traffic but not one sale. Pero sa affiliate gumastos lang ako ng 250, I guess, to get the product sent sa yung sample and definitely sobrang sayang di ko nga naubos yung stock dun sa pero that about 500 sales, so di ba ang laki ng difference, laki. So, it's about talaga yung understanding what works and what doesn't. So kasi merong mga tao na parang pinagpapahala na si Batman, I guess ang nila ang term na hindi mag-a-ads ako. Eventually, it will work. Parang gano'n. Hindi, mag-a-affiliate ako. Pag magsasend ako, mag-send sa maraming affiliate. But then again, it might not work. So, you have to understand if it's something na, if it's work, then continue. If it doesn't, re-strategize. Mm-mm. Okay. Thank you, Sir Daryl. Sir Jerdy, ikaw naman. Actually, Sir Mike, I don't actually treat the groupmates natin or yung mga ka-sellers natin as competition kasi the market is so huge po. There is room for everyone. Hindi nga kaya na ano eh. So, dapat ano lang. Sa akin po talaga is just improving your numbers. And then, of course, I use isa din to sa reason bakit ako mag-a-ads kasi to stabilize my SKU po. Kasi merong iba na matumal talaga na araw, matumal talaga in terms of organic. Pero if kaya kong mag-present ng product to their eye level using ads, why not, di ba? So I spend money there also on ads.
But I think po, isa po sa siguro, hindi kinikwento to ng mga groupmates is you, even nag-audit. Oh, sir, ano po yung store nyo po? So, yung mga, yun po yung mga challenges lang because pag newbie ka kasi gusto mo i-follow yung isang store na is doing well. That is actually also one of my ginagawa dati. No, tinitignan ko talaga yung mga stores who is doing well at nire-reverse engineer ko. Ano bang ginagawa nila? Bakit ba they're selling this well? So, yun po yung, but definitely po, in good faith at ethical din tayo, hindi po pwedeng kopyahin. As in, pati i-grab yung ano nila. Just to stay ahead of the competition, I think reading your data is the way for me to still thrive. Kahit matumal yan or magandang mga araw, but you just read your numbers po. Okay. Thank you, Sir Jerdy. Sir Ray, ikaw naman. Ako, sir, I would have to disagree to Sir Jerdy, no? Gusto ko tatalunin ko lahat ng dropship. Uubusin ko lahat ng stocks. Tama yung sinabi ni Sir Jerdy, no? Malaki yung space. And ang gusto ko nga dito sa Dropify or sa buong e-commerce, hindi siya dog-eat-dog industry na kailangan mong pumatay ng iba para manalo ka or talunin yung iba. Sobrang laki niya, which is, yun yung kaya ako pumasok sa e-commerce kasi very abundant siya with opportunities. Eh. Kaya yun yung isa sa mga reasons bakit ko siya pinasok. And then yung sa how do I stay ahead of the competition? Meron akong dalawa. So, number one is photo manipulation. I make sure na yung photo ko, as in, lahat na ng AI na maisip ko na gamitin para mapaganda yung photos ko. Papanisin ko kayong lahat. Ganun yung mindset. Parang ganun. So, yung number one is Photoshop or photo manipulation. Number two is customer service talaga. Kami nagalit, refund agad, kasama na yan sa computation namin eh. Kasi sa e-commerce formula, ano yan, di ba? Traffic times conversion rate times basket size. Meron pa actually yung isa, which is the lifetime value or yung retention rate. Divided by loyalty pala yan, sir. Ayun. So, I make sure na maganda yung customer service ko. Kailangan hindi ka lang tatlo, apat na beses. Kailangan hanggang 10 beses papabalikin kita. So, lahat ginagawa namin para mapaganda yung customer service. So, yun yung lagi naming pinpoint out lalo na sa mga staff ko na kailangan ito. Kasi ito lang yung magbibigay ng edge natin para talagang ahead of the competition tayo. So, ayun. Okay. If I may add, Sir Mike. Go. Actually, if you, meron pong metrics na that will tell you kung repeat buyer siya. So, tignan mo lang yung metrics na yun. I like the number na 10% po. So, kunwari, merong 100 visitors, tapos 10, 10% doon ay repeat buyers, then that's actually, pwede mong i-calculate na may lifetime value pala yung isang customer. So, you can calculate already, okay, if I will spend 50 pesos acquiring this customer, eh, dalawang beses naman to bibili sa akin, I can compute po, okay, if he is spending 500 times 2, 1,000, I will spend 50 to get him. So, pwede pong ganun yung pag determine natin ng lifetime value ng ano po, isang customer. So, very amen, Sir Ray. Okay. Grabe, no? Sana nag-notes kayo, guys. Ang dami ng mga pinapasabog ng ating mga mentors. Okay, balik lang tayo sa ating Facebook Live. Mga comments. Hello, Kaka. Kung nasaan ka man ngayon. Magandang hapon. Si Ma'am Kaka? Oo, si Kaka. Nag-comment eh. Hey, we miss you. Okay, may question dito si Miss Gwendolyn Garcia. Sabi niya, for SEO, do you hire people to do the SEO for your shop or kayo ba mismo ang gumagawa nun? Mabilisan lang, yes or no? AI na po, AI. AI? Yes. Meron po AI. Meron po, AI. Meron pong way to get keywords in the platform po. It is actually provided. Mm-hmm. Ayun. So, nasa platform na provided na yan. Okay, sabi ni
Question ni Sir Lerma. Sir Ray, in terms of keyword SEO, ano po ang best way to get keyword-rich product titles? Ano yan eh? Isa sa mga secrets eh. Yung mga keywords sa Shopee ads. Yun! Keywords sa Shopee ads. O, oh, ayan na ha. Eh, merong suggestion tool, di ba, Sir Ray? Pero secret lang yun ha. Secret lang. Yan. Okay. Galing-galing, Sir Jordy. Nice one. Okay. Thank you. Okay. Punta tayo dito sa... Oh, last question! Last question na, no? Isipin mo, naka 1 hour na tayo may get. Okay, last question before we end, no? Kung ito naman sa mga nandito naman na nanonood, if meron pa kayong mga question, meron tayong group chat. Meron tayong group chat for newbies. Meron tayong group chat for subscribers. I-chat nyo lang yung mga questions nyo. Sasagutin natin yan, no? So, huwag kayong mahihiyang magtanong. Lamang ang matanong sa ganitong klaseng negosyo. Okay. For our last question, what advice would you give to someone who is just starting out in their dropshipping business? And what are some key habits that successful dropshippers have in common? Simulan ko na kay Sir Daryl. Sir Daryl. For those who are just starting out, yes. So, assuming na when we say starting out, hindi pa nakaka-sign up ng subscription. Strategize. Pwede. Strategize. And so, para kapag strategize in a way na dapat once na mag-start yung day one ng subscription nyo, gagalaw agad yung kung mag-optimize kayo, mag-optimize kayo kung mag-request kayo ng products, mag-request kayo kung mag-setup kayo ng affiliates. And I would definitely say na pagdating sa TikTok dropshipping, ang probably the first thing I'm gonna do is mag-optimize ng product, and within the same day na ma-optimize ko yung product, mag-o-open agad ako ng affiliates, ng samples for affiliates, and mag-send agad ako ng message sa mga affiliates. So that, let's just say, give or take 5 days, I'll probably have sales in the 6th or 7th day. Give or take. Yeah. Okay. Thank you, Sir Darin. No notes pa ako. Oh, anyway, Sir Jordy, ikaw naman. Naniniwala ka ba, Sir Mike, na massive result is takes massive action? Oo naman. So, hindi totoo yung massive result then small action, minute action. Okay. But yeah, what I'm trying to say is for a lot of sellers kasi, 'di ba, Sir Mike, they are working, may ano lang to, full-time sila in other important... Part-time products. Lang to. Part-time lang. But I also believe that this is true. Massive results takes massive action. So, pag 30 minutes mo lang to gagawin if you are just starting kasi meron kang other work, then what do you expect? Diba? So, if you really want to have a massive result, you need to clock in the time. So, yun po yung isang keystone habit pala. Whatever you do, whether you're a mom, you're full-time, you have other businesses, you are OFW, whatever it takes, pag hindi ka naglagay ng panahon dito para magtanim, wala po talagang aanihin po. So, yun po yung una. Second is approach this, yung mindset ko, sabi ko kanina, approach this as a business. Hindi po ito yung parang try-try lang, oh, testing nyo nga kung meron akong pera dito, di ba? Usually it is, usually walang makikita ang pera dito pag try-try lang yung attitude. Put in 100% of your effort dito po. Kahit 2 hours, 3 hours lang, but it's 100%, then that's good po. Kasi over time, after 30 days, kung one day, one listing ang in-optimize mo, at the end of the month, 30 listing products na yon, di ba? And that's one product lang ang kailangan nating pasabugin para kumita tayo dito at meron tayong pambigas, di ba? And lastly is kailangan po continuous yung improvement and then maintaining your metrics po. So as we go along, hindi kasi pwede dito, Sir Mike, na mamaya na lang pag magaling na ako, mag-aral muna ako. So maganda dito is we do not need to be great in order to start, but we need to start in order to be great. So kailangan lang po along the way, sige po, aral, maraming mistake, but aral lang po tayo, improve on it, and then doon po magra-ripe din yan, hihinog din yung business natin
as we go along the way. So, yun po yung suggestion ko. Ang approach natin when you are just starting out. You don't need to be great, but kailangan magsimula na. Yun, simulan mo na. Are you willing to make that step? Sir Ray, ikaw naman. Ako ano lang, mindset lang na treat it as a business katulad ng sinabi ni Sir Jordy. Kung anong gagawin mo kung meron kang sariling business or sariling e-commerce shop, same lang siya with Dropify. Nagkaiba lang, sila lang magpo-fulfill. Kasi yun yung akala, yun yung misconception talaga eh. Akala nila parang may something magic yung Dropify. Wala pong magic yung Dropify. Maganda lang yung supply chain nila na makakatulong para makabenta ka ng malaki. At the end of the day, it is your ability to sell that will matter, hindi yung Dropify. So, invest in yourself. Katulad kami, mga mentors, hanggang ngayon, patuloy kami nag-aaral. Katunayan ako, meron akong in-enrollan na bagong course ngayon ng sa ads, So, sabi ko, inisip ko, ano ba yan? Aral lang ako ng aral. So, parang feeling ko, isa yun sa mga best advices na baka naman yun yung isa sa mga edge din kung bakit nagtatribe ako dito sa business. So, yun yung isa sa mga advice na maibibigay ko talaga. Aralin talaga kasi evolve ng evolve itong e-commerce. Saglit lang ako nawala siguro mga ilang months lang. I mean, nawala in terms of learning kasi feeling ko akala ko okay na ako. Tapos ang dami ko nang na-miss. Katulad itong TikTok, ang daming opportunities na na-miss. So, kaya ngayon, aral pa rin ako ng aral. So, feeling ko yun yung best advice na maibibigay. Okay, thank you sa mga mentors. Ako just to add, no? Ako naman, I would give an advice to sa business side naman. Kasi merong iba nagsasabi na okay lang naman to try it monthly, ganyan. Quarterly, try nyo lang. Pero ako, if you really want to thrive in this business, for me, ang best way is to do it annual. Yes. Subscription. Bakit? Ito lang. Ito yung only reason kung bakit ka mag-annual. Number, first reason, one and only reason, walang pressure. Pag naka-annual subscription ka, hindi ka kakabahan na, kasi may times talaga na ayaw mo gumalaw. Hindi ka kakabahan. Okay, unlike kunwari 1 month subscription ka lang, uy, shucks, 10 days. Uy, 15 days na lang. 15 days na lang, kailangan ko na mag-renew, magbabayad na naman ako. Yung pressure mo, tapos ang daling bitawan. Yes. Ayoko na. Diba? Eh, ngayon, tinan mo si Sir Daryl. Naka-annual yan. Pa-easy-easy lang. Bakit? Yung annual subscription natin, sa totoo lang, in just 1 month, kaya mo talagang ibalik yan. Kayang-kaya. So, if money is not the problem sa mga nanonood ngayon and interesadong mag-subscribe, ako, I'll go for an annual subscription. Isang taon, meron kang negosyo na siguradong meron kang stocks na ibebenta na top-selling. Meron kang 10,000 na pang ads. Diba? So, ano pang yung iisip? Kahit sa Lazada and Shopee, if you do annual subscription, meron kang 10,000 worth of ads. Hindi pa namin ito nire-reveal, pero sinasabi ko na sa inyo. Nasabi. Nasabi ko na. Ang annual subscription natin sa Lazada, if I'm not mistaken, 80,000. Less 10,000. 10,000 kasi doon, bibigay namin sa inyo as store ads credit. So parang 70,000 na lang ang yearly subscription nyo. Divided into 12. Around, sandali, tingnan natin ha. 70,000 divided by 12. Oh, 5.8 per month na lang ang binabayaran ninyo. Walang pressure. Diba? So, sorry, 85,000 pa lang annual natin. So, less. So, parang 75,000. Diba? 75,000 divided by 12. 6,250 pesos. Sobrang mura pa rin. Hindi ka pa mape-pressure. May pang-ads ka pa. Oh, diba? Sinasabi rin nila Sir Jordy, pag-optimize na ang listing, pwede ka na mag-ads. That's the time. Gamitin mo yung 10,000 pang-ads. Diba? Ang haba ng period na yun para maubos mo yung 10,000. So, ako, if money is not the problem and you really want to take this business seriously, start this business seriously, go for annual subscription. You will never go wrong. And bakit? Bakit pa? Eh, itong mga mentors na to, pababayaan ka ba? Hindi ka pababayaan ng mga mentors na yan.
Di ba? So after 1 month, gusto mo magpa-store check-up, nandyan si Sir Jordy, si Sir Daryl, si Sir Vay. So andyan sila para suportahan kayo. May mga mentorship videos tayo na recorded na, papanoorin nyo na lang. Aaralin nyo, gagawin nyo, practical exam. Pwede nyo nang simulan. So huwag kayong kabahan, no? Kung kayo ay medyo natatakot pa at may doubt sa dropshipping. So suportahan namin kayo as a dropshipping company. So suportahan naman kayo na tatlong men in black na to when it comes to your stores and optimization ng mga listings ninyo. Yun ang maganda sa atin. Tayo ay magtutulungan sa hirap at sa ginhawa. Yes! Yeah! Okay, sige. Before we close, any last words? Sir Ray, Sir Jordy, Sir Darren. Sa'yo muna, Sir Jordy. Last words. Ayan, gusto ko lang sa lahat ng mga nagbabalak dyan at mga newbie. Ayan. I guess magtatanong kayo, kailan ba ang best time to do dropshipping with Dropify? Actually, now. Now po. So, wala pong best time kundi yung pag-decide mo na gagawin mo na to na all out po. So, continue to pursue this by learning. Yun po ang para sa akin. Okay, Sir Daryl, ikaw naman. Any last words? I guess wag kayong ano, wag silang ma-overwhelm sa keso baka mahirap mag-sell, mahirap pa gano. Kasi like what I keep sharing, di ba Sir Mike sa inyo dati, na anong nakaraan di dati. wala akong TikTok, wala akong ano, and the time somehow thriving in TikTok. So, kaya kumbaga, ano, like sabi nga ni Sir Jordy, now is the time to start. If ready ka na, then go start. Now, wag kang ganong manghinayang kung magkano man yung subscription fee, regardless if it's annual or monthly. Because at the end of the day, yung earning potential mo is based on your capability to invest. Hindi naman kasi pwedeng gusto mo wala kang ininvest pero malaki kita. So ano, iayon sa ganda. Sabi nga. So yun lang. Amen, amen. Thank you, Sir Darren. Sir Ray, last word. Ako po sa mga nagbabalak na mag-Dropify, and kung nagdadalawang isip pa po kayo, masasabi ko na maganda yung support ng Dropify in terms of helping their sellers. Maraming mga nagme-message sa amin personally na hindi lang namin nare-replyan. So baka inisip nyo, ano ba yan? Maganda ba yung support? Pero hindi naman nag-reply yung mga mentors. Ang ibig ko pa sabihin nun is meron kasing store audit na binibigay ang Dropify para sa mga dropshippers for free yon. And talaga natutulungan namin doon yung mga dropshippers na at least magkaroon ng path kung saan ba ito papunta, kung ano ba yung dapat na gawin. So, and for that, I think kung nagdadalawang isip ka kung sa lahat na nakikinig, sana maging isa yun sa mga deciding factor mo na alam mo na lang na pagka nag-subscribe ka, hindi ka basta-basta papabayaan. Minsan nga kahit personal life problems ko, minsan natutulungan pa ako nila Sir Mike eh. So, alam yun. So, yung mga ganun na support, sana itry nyo kasi matutulungan talaga kayo as sellers. Okay. Maraming salamat mga mentors sa oras na ibinigay nyo sa amin ngayong hapon at sa mga nanonood. Grabe, no? Wala akong masabi. Maraming salamat sa Sir Jordy, kay Sir Daryl, kay Sir Ray, sa lahat ng best practices and strategies na shinare nyo para maging successful dropshipper dito kay Dropify. And sa mga nanonood, kung kayo ay nahihirapan or nag-iisip kung papasukin mo ba ang ganitong klaseng negosyo, please do listen to these people dahil sila, dinaanan na nila lahat ito, yung mga obstacles sa e-com business, lahat yan na pagdaanan na nila. Kaya kung gusto mo pang matuto about dropshipping, you can also join our exclusive learning community, Pinoy Dropshipping via Lazada, Shopee, Shopify, TikTok, and send us a message sa page namin para ma-assist na rin namin kayo kung paano magsimula, mag-subscribe sa Dropify. Also, please do follow our social media channels para lagi kayo updated kay Dropify. Again, mentors, maraming salamat sa inyong oras. Until next time sa ating susunod na live stream. Maraming salamat guys sa mga nanood.
I'm so happy na nandito kayo at nag-stay kayo. Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo na to dahil forever lang to nandito sa Facebook page. Sa ngalan ng Dropify and ng buong kumpanyang ito, ako si Mike Lau, ang inyong dropshipping expert dito sa Dropify. See you on our next live stream. Bye-bye! Bye-bye!